You came, Cammy. Akala ko ididitch mo pati ang kasal ko. Salubong sa kanya ng kaibigang si Nicole nang saktong oras siyang dumating sa simbahan para sa kasal nito. Hindi ko gagawin sa'yo, Nicole. Sagot naman niya. Alam ko naman yun. Pero maiintindihan ko rin naman kung hindi ka pupunta. Lalo't nandito rin si Benjamin. Ex-boyfriend ni Camila si Benjamin. Halos 5 taon din silang mag-boyfriend-girlfriend bago sila naghiwalay. 3 taon na ang nakalipas pagkatapos niya itong mahuli na ng babae. Nasa Australia si Benjamin noon para magtrabaho at pinuntahan niya ito para sana i-surprise sa kanilang 5-year anniversary. Pero hindi niya alam na siya palang masusurprise na makita itong may kayakap na ibang babae sa labas ng apartment nito. Walang dahilan para hindi ako umatendo kay Benjamin and I had broken up for years already. Next, okay na ako. Nakangiting sagot niya sa kaibigan. Mangha namang napatitig sa kanya si Nicole. Sure ka ba? I'm sure, Nix. Huwag mo na akong isipin at mag-focus ka na lang sa kasal mo, okay? Naninigurado niyang sabi sa kaibigan kahit siya mismo ay hindi sigurado sa bagay na yon. Sasagot pa sana ito nang i-announce na ng wedding organizer niya na magsisimula na ang kasal niya. Kaya nagpaalam na siya dito at dumiretso na sa loob ng simbahan. Alam naman ni Camila na concerned lang si Nicole, pati na rin ang lahat ng mga kaibigan niya sa kanya. Dahil ngayon lang ulit sila magkikita ni Benjamin simula nang nag-iwalay sila. Nasaksihan ng mga ito kung gaano siya nasaktan noon. Pero tanggap naman na niya na natapos na ang lahat sa kanilang dalawa. At kahit alam niyang magiging awkward para sa kanilang lahat ang sitwasyon na ito, ay susubukan pa rin niyang magpanggap na ayos lang ang lahat. Kaso lang, mukhang ang mga kaibigan nilang hindi makatanggap ng hiwalayan nila, lalo at may kasamang ibang babae si Benjamin. This is why we shouldn't date someone within our circle of friends. Bulong sa kanya ni Dana, isa rin sa mga barkada niya habang pinapanood nila ang pagpasok ng entourage ni Nicole. Pareho silang hindi nakasali sa entourage dahil pareho ring alanganin ang schedule nila. I know that now, sagot naman niya. Benjamin and her are in the same circle of friends. They were best of friends before their risk of dating each other, which she highly regrets doing now. Kung alam niya lang sana na magiging ganito ang katapusan nila, sana ay hindi na lang siya sumugala kay Benjamin. Umasa kasi siyang hindi siya matutulad sa iba, lalo na't kilala na nilang isa't isa simula pa man noon. Ngunit pagkatapos niyang nasaksihan ang eksena sa harap niya noon sa harap ng apartment nito sa Australia ay napatunayan niyang wala silang pinagkaiba sa iba. Pairap na bumaling naman si Danica sa kanya. Pero alam din dapat niya ni Benjamin. Hindi siya pwedeng basta-basta magbit-bit ng kung sino sa ganitong gathering. He has all the right to bring anyone, Dan. And surely, he asked Nicole and Carl about it. And they agreed? Sana man lang naisip nilang nandito ka din, Camila. Respeto na lang din sana, diba? Natawa naman siya sa reklamo ng kaibigan niya. Come on, Dan. Chill, okay? Hindi yun na ako kailangan pang isipin. Lalo naman siyang sinamaan nito ng tingin. Pero sa huli ay umiling na lang din ito lalo't nagsimula nang maglakad ang bride. Natahimik na sila pareho habang hinihintay na makarating ang bride sa altar. Ay hindi niya rin maiwasang magawi ang kanyang tingin sa banda ng groom at ng katabi nitong best man. There was Carl, the groom, and Benjamin, Carl's best man, both standing proudly. Mabilis na napaiwas naman siya ng tingin nang magtagpo ang mga tingin nilang dalawa ni Benjamin. Ramdam niya ang pag-init ng buong katawan niya dahil sa kahihiyan. Dahil kanina lang, nagyayabang siya sa mga kaibigan na hindi na siya apektado sa presensya nito. Tapos eto siya ngayon, magnanakaw ng sulyap kay Benjamin. You need to stay in character, Camila. Hindi ka pwedeng tumiting-titing dyan sa kanya. Kastigo niya sa sarili. Pero paano naman niya yun gagawin kung panay rin ang pagsulyap sa kanya ni Benjamin? Napabuntong hininga na lamang tuloy siya at pinilit ang sarili na wag nang sumulyap pa sa gawin na yun. At nang matapos sila sa simbahan ay diretso na agad sila sa resort kung saan gaganapin ang reception ng kasal ni Nicole at Carl. Dito ka na, Cammy. Tawag agad ni Danica sa kanya.
Lima sila sa isang lamesa kasama ang iba pa nilang mga kaibigan na lalaki. At alam niya ang dahilan kung bakit hinila siya nito agad dahil ayaw nitong makatabi niya sa upuan sina Benjamin at ang dala nitong bisita. Nagugutom na ako. Sabi na lamang niya para maalis ang tensyon na nararamdaman niya na makitang papalapit na si Benjamin sa table nila kasama ang bisita nito. Ako rin. Sabi rin ng katabi niyang si Patrick. Napapagitnaan siya ni na Danica at Patrick. Sa tabi naman ni Danica ay si Lester. At sa tabi nito ay magiging pwesto ni na Benjamin. Anong oras ba daw isiserve yung pagkain, Pat? 15 minutes pa siguro. Pero may mga snacks naman doon na pwede nating kainin muna. Gusto mo ba? Sige, tara. Danica, kuha lang kami ng snacks. Anong gusto mo? Baling niya sa kaibigan. Sumagot naman ito ng kahit ano kaya tumango na lang siya dito. Tumayo na sila pareho ni Patrick para sana kumuha ng desserts nang saktong dumating na sina Benjamin sa table nila. Dahilan para hindi na sila makaalis dalawa. Hindi naman maiwasang makaramdam ng kaba si Benjamin habang nasa harap nila ang mga kaibigan niya. At kahit anong pilit niyang iwas ng tingin kay Camila, usa pa rin bumabalik ang mga mata nito kay Camila. 3 taon na rin simula nang huli niyang makita ang dating kasintahan at hindi niya maitatanggi na miss na niya ito. At kung may karapatan lamang siyang hawakan ito, baka hindi na siya humiwalay pa dito at maghapon na lamang yumakap sa dalaga. This is Monica. Pakilala sa mga kaibigan ng kasama niya. Bumati naman ang mga ito kay Monica at ganun din si Monica sa mga ito. Kahit si Camila ay bumati rin sa kasama niya. Isang bagay na ikinagulat niya. Hindi siya makapaniwala na maayos na ito habang siya. Kailangan pang magbitbit ng kasama para lamang ipakita na okay na siya sa hiwalayan nila. Girlfriend? Taas kilay na tanong ni Danica sa kanya. Girl na friend? Si Monica na ang sumagot. Benjamin doesn't bring someone to special gatherings unless that someone is special to him. So I guess you're a special girl na friend? Kibit-balikat na sabi pa ni Danica bago ito bumaling sa mga katabi. Akala ko ba kukuha kayo ng snacks? Tanong nito kay Camila at Patrick. Ito na nga madam, galit ka naman agad eh. Tara na nga kami. Natatawa namang sagot ni Patrick bago ito tumayo at hinila si Camila sa kamay. Gusto naman niyang sugurin si Patrick dahil sa paghawak nito sa kamay ni Camila. Ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili at ipaalala na wala na siyang karapatan para pamagselos. Siya ba yung ex-girlfriend mo? Bulong sa kanya ni Monica na nakaupo na sila. Tumango na lamang siya dito habang sinusundan pa rin ang tingin sina Patrick at Camila. At hindi niya talaga mapigilang makaramdam ng inis habang nakikita na nagtatawanan pang dalawa habang namimili ng mga snacks. Ano namang nakakatawa sa donuts na natuhog sa stick ha? Singhal niya sa sarili. Ang ganda pala. Parang gusto ko nang magsisi na pumayag akong sumama sa iyo ngayon. Nakapanliliit naman. Bulong pa ulit ni Monica sa kanya na nakaagaw ng kanyang pansin. Maganda ka rin naman, Moon. Wika na lamang niya at iniwas na ang tingin kina Camila bago pa siya hindi makapagpigil. Pero mas maganda nga lang yung ex mo. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa hiniwalayan ang ganyang kagandang babae. I mean, ano pa bang wala siyang hinahanap mo? Hindi ko siya hiniwalayan, Moon. Siya ang nakipag-iwalay sa akin, okay? Ano naman ang ginawa mo, Benjamin? Para iwang kanya, ha? Alam mo, tama ka. Hindi na dapat kita isinama dito. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang naging dahilan ni Camila para hiwalayan siya. Basta bigla na lamang itong nagsabi sa kanyang pagod na itong maghintay sa kanya. Kaya gusto na nitong kumawala sa kanya. At sa totoo lang din, nung oras na narinig niya yun ay sobra siyang pinanghinaan ng loob. Dahil hindi lang naman para sa kanya kung bakit siya nagtitiis na mag-isa sa Australia. Para yun sa kinabukasan nilang dalawa. At buwan na lang sanang hinihintay niya bago umuwi. At sa pag-uwi niya sanang yun ay aayain na nitong magpakasal ang dalaga. Ganun pa man, sinubukan pa rin niyang ayusin sila kahit wala siyang ideya sa pakikipaghiwalay nito sa kanya. Nagmakaawa pa siya na ayusin ang relasyon nila ng ilang buwan kaya lang masyado nang matigas ang puso ni Camila para sa kanya.
na kahit anong pakiusap niya ay hindi na sa pinapakinggan pa nito. At kahit ayaw niya man, labag man sa loob niya ang palayain nito noon ay ginawa niya pa rin, lalo na't nagmamakaawa na rin ito sa kanya na tigilan na niya ang dalaga. Ano pa ba kasi ang laban niya kung ayaw na nito? Come on, Bench. Nagtatanong lang naman ako. Halakak ni Monica. Dahilan para makuha nilang atensyon ng mga kasama. Kita niya pang pag-irap ni Danica sa gilid nila. Lower down your voice, Monica. Baka marinig ka nila at isipin nilang hindi pa ako nakakapag-move on. Lalo namang natawa si Monica. Pero mahina na lamang yun. Bakit? Totoo naman, diba? Hindi ka pa nakaka-move on kaya nga salubong na salubong ang kilay mo ngayon eh. Stop it, Mon, please. Pakiusap niya pa dahil pabalik na sina Camila sa table nila. Nagkibit-balikat naman si Monica at nanahimik. Hindi na rin siya umimik pa at bumaling na lamang kay Lester at nakinig na sa mga kwento nito habang palihim na sumusulyap-sulyap kay Camila. At sa ilang taon na pagiging magkaibigan nilang dalawa ni Patrick, ngayon lang siya nainis dito na kung wala lamang sila sa party, kanina niya pa ito nasiko. Kung nakamamatay lang yung selos, kanina ka pa bumulagta dyan, asara sa kanya ni Monica. What? Sa kunot pa lang ng noo mo, halatang halata ka na agad, Benjamin. I don't know what you're talking about, Monica. Pero imbis na maniwala ay tinawanan lamang ito lalo ni Monica. Hindi bagay sa'yo maging sinungaling, mahuhuli ka kaagad. Halata naman na selos ka. Bakit kasi hindi ka kumilos dyan? At gawin mo nang dapat mong gawin, ha? At ano naman ang pwede kong gawin, ha? Ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin, Monica. Pero ayaw niya pa rin. Kaya bakit ko pa ipipilit? Nagkibit-balikat naman ito. Bakit di mo subukan ulit ngayon? Malay mo, iba na ang maging resulta ngayon. Don't give me false hope, Monica. I'm not giving you false hope, Benjamin. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. At bilang isang babae, alam ko kung kakaiba ang tingin ng kapwa ko babae sa isang tao. At sa nakikita ko, gusto ka pa niya. I call bullshit on that, Monica. Wala kang ideya kung paano niya ako pinagtabuyan nun. At ayawan, kahit hindi ko naman alam kung anong dahilan para makipaghiwalay siya sa akin. Kaya sigurado akong wala na talagang pag-asa. Sagot naman niya. Then why don't you start it by knowing her reason for breaking up with you? Trust me, Bench. Mahal ka pa niyan. Pilit pa ni Monica. Napatitig naman siya kay Monica. Napapaisip sa sinabi nito. Tama si Monica. Wala siyang ideya sa kung anong totoong nangyari kung bakit bigla na lamang nakipaghiwalay sa kanya si Camila. Kaya siguro nga, yun ang dapat niyang unang alamin kung anong dahilan nito para makipaghiwalay na lang itong bigla sa kanya. Kaya naman para magkaroon siya ng pagkakataon na maisagawang plano niya ay sinubukan niyang makapasok sa kumpanyang pinagtatrabahuan nito. Hindi naman naging mahirap yon para sa kanya, lalo na sa credentials na meron siya. Malaking naitulong na experience niya sa Australia para mabilis na matanggap sa pinapasukan ni Camila. Samantala, halos manginig naman ang buong kalamnan ni Camila nang makita kung sino ang nasa harap nila ngayon. Magre-retire na kasi ang dati nilang marketing head at ipinakilala nito ang magiging kapalit nito. At sa dinami-rami ng pwedeng pumalit dito, si Benjamin pa yun. I'm Benjamin Del Castillo, your new marketing head. Pakilala nito sa sarili. May sinabi pang iba si Benjamin pero hindi na niya halos maintindihan na mga yun dahil mas dinig niya ang tibok ng kanyang puso. Kung noon ay natiis niya na makasama ito sa isang lugar sa loob ng isang araw, ngayon tingin niya ay hindi na. Dahil ang totoo, hindi pa siya okay. Hindi pa siya handa na makita ito lagi. Araw-araw. Bumati naman ang mga kasama niya kay Benjamin habang siya. Hilaw ng ngiti lamang ang kaya niyang gawin. Isa-isa namang nagpakilala ang mga kasama niya at nang siya nang dapat magpakilala ay kailangan niya pang humugot ng malalim na hininga para lamang hindi manginig ang kanyang boses. Camila Sarmiento po, sir. Tumango naman si Benjamin sa kanya bago ito bumaling sa mga kasama niya at umiti ng matamis. Nice meeting you all, guys. I am thrilled to work with you. Hindi naman na naging mahabang pagpapakilala ni Benjamin sa kanila dahil inaya rin ito agad sa loob ng opisina ng dati nilang marketing head
para mag-turn over na mga gawain kay Benjamin. Guwapo niya rin, no? Bigla na lamang sabi ni Mabel. Kasamahan niya sa trabaho na makabalik na sila sa mga pwesto nila. Nitong napabaling naman siya sa kasama. Ha? Si Sir Benjamin ka ako? Ang guwapo, no? Tapos ang katawan, Diyos ko, ang hot! Hilaw na napangiti naman siya kay Mabel at tumango na lamang. Gusto sana niyang sabihin na mas hot si Benjamin pag walang damit. Pero syempre, hindi niya yon pwede sabihin. Wala naman kasing ideya makasamahan niya sa trabaho ng tungkol sa personal niyang buhay. Lalo na sa mga naging nakarelasyon niya. May girlfriend na kaya yan si Sir? Tanong pa ni Mabel. Pero nagkibit balikat na lamang siya at nag-focus na sa trabaho kahit gustong-gusto niyang sumagot ng oo at marami. Mabilis namang tumakbo ang oras na pakiramdam niya kung burap lang siya at launch na agad. Let's go! Tanong agad sa kanya ni Lee, ang pinakamalapit niyang kaibigan sa opisina. Tumango naman siya dito bago tumayo sa pagkakaupo. San tayo? May kakabukas lang na bagong restaurant dyan sa tapat ng building natin. Gusto mo i-try? Tanong din sa kanya ni Lee. Pwede rin. Tayong dalawa lang ba? Pwede naman. Pero mag-aya na rin siguro tayo ng iba? Wika pa ni Lee sa kanya. Tumango ulit siya bago bumaling kay Mabel. Belle, lunch out kami ni Lee. Sama ka? May baon ako. Tsaka baka maging abala pa ako sa date niyo. Asar nito sa kanilang dalawa. Akala kasi na makasama nila ay manliligaw niya si Lee. Kahit na ang totoo ay magkaibigan lang silang dalawa. May gusto na kasing ibang binata. At isa pa, hindi rin siya handa na makipagrelasyon. Kakain lang kami ng tanghalian, Mabel. Hindi kami magde-date. Sus, ayaw niyo pa kasing aminin na may something sa inyong dalawa. Hindi naman namin kayo isi-chismis. Oo nga, at saka single naman kayo pareho. Kaya ano pang hinihintay niyo? Gatong naman ni Brian. Kaopisina rin nila. Hindi nga kasi. Jesus, dinay-dinay pa tong si Camila. Huwag kayong mag-alala, bagay kayo ni Lee. Sure ako na maganda at gwapo magiging anak nyo. Once, hindi nga kasi. Naputol naman ang sasabihin niya nang bigla na lamang kumalabog ang pintuan sa manager's office. Sabay-sabay silang napalingon doon para lang makita ang nakangisi na si Benjamin. Oops, sorry. Anito bago lumipat sa kanya ang mga tingin nito. Matalim ang mga tingin nito sa kanya na hindi na lamang niya pinansin. Problema nito. Bulong niya sa sarili. Tara na nga lang kami. Ayaw naman ata nila sumami. Wika naman ni Lee sa gilid niya. Hinawakan pa siya nito sa braso para hilahin. Lakas talaga mang asar ng mga yun. Dagdag pa ni Lee na nakasakay na sila sa elevator. Hindi naman siya makaimik dahil kasabay nila si Benjamin. Nasa likod nila ito. At sa nakikita niyang refleksyon ito sa pinto ng elevator, alam niyang ang talim ng tingin ito sa kanya. Tinaasan naman niya ito ng kilay bago inirapan, ngunit mas lalo lamang sumama ang tingin ito sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Anas niya sa sarili. Hindi na lamang niya pinansin pa si Benjamin at binalingan na ulit si Lee hanggang sa makababa sila sa lobby at hanggang sa restaurant na sinasabi nito. Mabilis naman na lumipas ang araw at halos may 2 linggo na rin si Benjamin bilang marketing head nila. At sa totoo lang, hindi niya maiwasang mamangha sa galing nito magtrabaho. Kaya lang masyado din itong stricto, kaya naiinis din siya dito. So ano, Friday night, dinner out, aya ni Mabel sa kanilang lahat. Pass, sagot naman niya agad. Huy kami, walang magpapas, sasama lahat. Alma naman agad ni Mabel. May lakad nga ako ngayong Friday, guys. Next time na lang. Dahilan niya dahil may nakaplano na silang lakad ng mga kaibigan niya. Naset na yun nung kasal pa lang ni Nicole at Carl, kaya hindi siya pwedeng umatras pa. Ang goro naman. Killjoy talaga tong si Kami. Si Alex naman ang sumabat. May nakaset na kasi kaming mga college friends nung nakaraan, kaya hindi na ako pwedeng makaatras. Paliwanag na lang niya. Sakto namang lumabas si Benjamin sa opisina nito, kaya pati ito ay naaya rin ng mga kasama niya. I'm sorry guys, but I already have plans with my friends tonight. Sabi nito. Ay ganun ba, sir? Sayang naman. Gusto ka pa naman namin sanang makabonding. Wika pa ni Mabel. Dismayado ang mga ito.
Pero wala na yatang tatalo sa pagkadismaya na nararamdaman niya dahil ibig sabihin nun ay makakasama niya ito mamaya sa gala nila ng mga kaibigan niya. Pasensya na, next time na lang siguro. Dagdag pa ni Benjamin at agad naman na sumigla ang mga kasama niya. Sure yan sir ah, baka mamaya hindi ka na naman sasama. At ang dahilan mo na naman ay may lakad kayo ng girlfriend mo kaya hindi ka pinayagan ng girlfriend mo. Sulsul pa ni Alex. Hindi naman mahigpit yon, kaya sure na hindi ako pagbabawala nun. Sagot pa ni Benjamin. At kung hindi niya lang kaharap si Lee ay kanina pa siya napairap. May sinasabi pa mga kasama niya kay Benjamin pero hindi na niya pinansin yun. Nagligpit na lamang siya ng mga gamit niya. Ikaw babae, kailan ka naman sasama sa amin ha? Si Bryce, isa rin sa mga kaopisina niya nang bumaling sa kanya. Pag sa bar ang punta niyo. Gaga ka talaga? Hindi nga kami pwede sa bar, strict ang mga jowa namin. Sabi naman ito. Eh bakit eto? Wala namang jowa pero bawal daw sa bar. Turo niya kay Lee. Siraulo ka talaga kami. Sagot naman ni Lee. Bago siya nito hinatak paalis sa kumpulan ng mga kasamahan nila. Natawang nagpatianod naman siya dito. Kilala niya kasi ang gusto nito at alam niya rin kung paano nagsusumikap si Lee na mapasagot ang babae na yun. Kahit tila suntok sa buwan ang sitwasyon nila. Galingan mo kasing panliligaw para mapasagot mo na si Miss Ma'am. Ilang taon ka nang nanunuyo dun pero hanggang ngayon wala pa rin resulta. Bulong niya pa kay Lee. Inaasar ito lalo. Bibig mo naman kami. Baka marinig ka nila. Maisyo pa kami. Suway naman ito sa kanya. Sus, paano kayo maiisyo kung hindi ka man lang makalapit sa kanya? Basta, mapapasagot ko rin yun. Sige lang, mangarap ka lang, Lee. Mukhang yan lang naman ang dahilan kung bakit ka bumabangon sa umagi. Pang-aasar niya sa kaibigan. Ikinawit naman agad ni Lee sa liig niya ang braso nito bago siya isiniksik sa kilikili nito at ginugulo-gulo ang buhok niya. Siraulo ka talaga, Camila! Ani pa nito, habang tawa naman siya ng tawa. Hindi naman maiwasang mainis ni Benjamin sa eksenang nasaksihan niya. Kung pwede niya lang ilipat ng department si Lee, matagal na niyang ginawa. Sumasakit kasi talagang mata niya tuwing nakikita niya itong kasama si Camila. At hindi pa nga siya nakakapag-move on sa kaswitan na nakita niya kanina. Eto na naman si Camila. May kasayaw na namang ibang lalaki sa gitna ng dance floor. Parang wala nang bukas kung sumayaw ito. Kaya bago pa man siya makapag-isip, ay agad na siyang tumayo para kunin si Camila sa dance floor. Hoy Bench, saan ka pupunta? Tanong ni Lester sa kanya pero hindi na niya ito pinansin pa. Sumugod na siya sa dance floor at walang pasabi na pinulot si Camila sa kinatatayuan nito. Iniligay niya ito sa balikat niya na parang isang sakong bigas. Agad namang nagpumigla si Camila sa balikat niya. Pero hindi yun nagtagal dahil alam niyang lasing na ito at hindi na rin niya ininda pa ang suntok nito sa likod niya. What the hell, Benjamin? Sigaw ni Danica sa kanya. I'm bringing her home, Danica. Sagot niya lang dito bago ito tinalikuran. Diretso lang ang lakad niya palabas ng bar. At na kahit ilang beses pa siyang tinawag ng mga ito, ay hindi na siya lumingon pa. Natigil lamang siya sa paglalakad ng marating na nila ang kotse niya. What's wrong with you, Benjamin? Sigaw agad sa kanya ni Camila. Nabubulol pa ito at napipikit-pikit dahil sa kalasingan. Ikaw, Camila. Anong pumasok dyan sa kukote mo para maisipan mong makipagsayaw ng malaswa dun sa gitna ng dance floor, ha? Ha? Ano naman sa'yo? Ano naman sa akin? Talaga? Tatanungin mo ko niyan? Tinatanong ko nga eh. Sino ka ba, ha? At ano ba sa tingin mo ang karapatan mong makialam sa buhay ko? Wika ni Camila sa kanya. Lasing na ito. Pero nagagawa pa rin makipagsumbatan sa kanya. Iuuwi na kita. Wika na lamang niya. Ayaw nang patulan pa ang galit nito lalo na't galit din siya. No, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mag-isa. Kaya mo? Ni hindi mo na nga maidilat ng maayos yung mata mo eh. Sagot niya kay Camila bago ito pinasakay sa passenger seat ng sasakyan niya. Hindi naman naging madali yun lalo na't napakatigas ng ulo ni Camila. Ngunit hindi siya nagpatalo. Ang tigas-tigas pa rin talaga ng ulo mo. Anya bago ito binuhat para maisakay sa loob ng sasakyan niya. Nagpupumiglas naman si Camila pero hindi na niya ito hinayaan pang makatakas.
Sinutan niya agad ito ng seatbelt bago siya gumapang papunta sa driver's seat galing sa passenger seat. At dahil di niya alam kung saan nakatira si Camila, simula nang maghiwalay sila, ay sa kanyang bahay niya ito dinerecho. Pagdating naman sa parking ng condo tower niya, ay kailangan niya ulit buhatin si Camila dahil tulog na ito. Ginising lang niya si Camila nang nasa loob na sila ng unit niya para painumin ito ng tubig. "Stay here, Camila. Kukuhanan lang kita ng tubig. At huwag mo nang subukang takbuhan ako dahil sinisigurado ko sa iyong hindi ka pa nakakalayo. Nahuli na ulit kita." Bilin niya kay Camila kahit alam niyang imposibleng makatakas pa ito sa kanya. At kahit binawalan niya ito ay nagmamadali pa rin itong makabalik. Laking ginhawa na lamang niya na makita itong nandun pa sa kanyang sofa. Nakasandal at nakapikit ang mga mata. "You cannot sleep yet, baby. We still need to talk." Anya habang isinasandal ito sa dibdib niya para mapainom ito ng tubig. Tinulak naman siya palayo ni Camila. Mukhang nahimasmasa na ito at handa na ulit makipag-away sa kanya. "Don't call me that." "I will call you whatever I want." Sagot naman niya. Tapos ay marahang tinapik ang ilong nito gamit ang daliri niya. "You're such a womanizer, Benjamin Del Castillo." Napataas naman ang kilay niya sa sinabi nito. "Womanizer? Really? Kailan ko ginawa sa'yo yun, ha?" "I-de-deny mo pa talaga, ha? I saw you and your mistress with my own two eyes, Benjamin." "You saw me? Kailan yan?" Napangisi naman si Camila bago siya nito sinampal. "See? Eh di inamin mo rin yung totoo." "Wala akong inaamin na kahit ano, Camila. Tinatanong ko kung kailan yung sinasabi mo dahil kahit minsan, hindi ko naisipan na humanap ng iba." Paliwanag niya. "Liar! You're such a freaking liar, Benjamin Del Castillo! Nakakakulo ka ng dugo!" Supalpal pa nito sa kanya. Mukhang nahimasmasa na talaga ito dahil tila naging agresibo na si Camila. "I'm not lying, alright? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, ha? I don't know! Maybe a lot or the whole time we were together. Hindi ko alam kung naging totoo ka ba sa akin kahit minsan." Sagot naman ito at halos madurog ang puso niya na makitang unti-unting pumapatak ang mga luha nito. "I never lied to you, Camila. I am too in love with you to even think of other women. Sa'yo lang at ikaw lang ang gusto kong makasama." Sabi niya habang pinupunasan ang mga luha nito. "Liar! No, I'm not. Kailan ba kasi yun? Did you go to Australia to see me, ha? Huh? And you saw me with someone? Sigurado ka bang ako yung nakita mo? Because honestly, I never invited anyone to visit my apartment. Kaya pwedeng nagkamali ka lang." Paliwanag niya. "So sinasabi mong nagsisinungaling ako, ha? Na nag-iilusyon ako?" Umiling siya. "No. It's not like that. Ang sinasabi ko lang ay baka hindi naman talaga ako yung nakita mo. Na baka ibang tao yun. At akala mo lang ako. How can I be mistaken when you were wearing the coat I gave you that day, ha? Huh? What coat? Yung naregalo ko sa'yo sa birthday mo." Napangisi naman siya sa narinig. Natatandaan niya na ang sinabi nito. At talagang nagkakamali nga ito. Dahil ang sinabi nitong nakita nito ay ang roommate niya. "It was Marco, baby. He borrowed my coat." Anya, hindi makapaniwala na tatlong taon ang nasayang dahil lamang sa maling nakita ni Camila. At gustuhin man niyang magalit dahil mas pinili nitong hiwalayan agad siya kesa ang kumprontahin tungkol sa nakita nito, ay wala na siyang magagawa. Tapos na yun. Kaya mas mabuti pang ayusin na lang nila kung ano meron sila ngayon. "Borrowed your coat? Sinungaling ka talaga? Kilala kita, Benjamin. Hindi ka basta-basta nagpapahiram ng gamit kung kani-kanino. Lalo pat galing sa akin." "That's true. Pero anong magagawa ko kung basta na lang niya kinuha yung gamit ko nang hindi nagpapaalam? Di ba't nakwento ko sa'yo noon na may ganung ugali si Marco? Na nangunguha lang ito ng gamit ko na hindi nagsasabi." Natingilan naman si Camila. Siguro ay napapaisip na sa sinasabi niya. "Can we please stop arguing now, baby?" Suyo niya kay Camila.
Kaya lang ay nagalit lang ulit ito sa kanya. Walang niya ka talaga! Tingilan mo ako, Benjamin, ha? Sampal pa nito sa kanya. Natawa naman siya at walang pasabing hinila si Camila pabalik sa kanyang dibdib at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. I'm sorry for upsetting you, but I swear, baby, I never cheated on you. I cannot do that. Suyo niya pa ulit kay Camila bago ito pinatakan ng halik sa kanyang pisngi. Ramdam naman niya ang pag-iinit ng katawan ni Camila sa ginawa niya. Kaya ipinagpatuloy niya lang yun. Mula sa liig nito ay tumaas ang halik niya hanggang sa likod ng tenga, pisngi, at hanggang sa maabot niya ang labi nito. Mas lalo naman siyang ginanahan ng gantihan ni Camila ang mga halik niya. Gosh, I miss you so much. Bulalas niya bago inihiga si Camila sa kanyang sofa. Tumayo siya saglit para magtanggal ng kanyang pangitaas bago bumalik kay Camila at muli itong hinalikan. Galit ka pa rin ba? Tanong niya pa habang pinapaulanan ng halik ang liig nito. Bench. Imbis ay daing ni Camila sa kanya. Yes, baby. I want more, please. More? Tanong niya. Yes. Let's go to your room, please. Makaawa pa nito sa kanya. Are you sure? Paninigurado niya habang naglalakbay ng kamay niya sa katawan ng dalaga. Kahit kailan na hindi niya pinilit sa ganitong bagay si Camila. Ngunit kung tatanggi man ito ngayon sa gusto niyang mangyari, makiramdam niya ay mahihirapan siya na tumigil, lalo na't miss na niya si Camila. Yes, please. I want you. Alright. Tugon niya bago tumayo at binuhat si Camila papasok sa kanyang kwarto. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Camila nang magising kinabukasan na nasa pamilyar na kwarto siya. Kabisado na niya ang kwarto ni Benjamin dahil halos dito na siya tumira nung hindi pa sila naghihiwalay na dalawa. At ngayon, nandito na naman siya ilang taon pagkatapos silang maghiwalay at talagang nagbigay sa kanya ng heart attack. Ngunit ang makita si Benjamin na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi habang mahigpit ang yakap sa kanya. Oh God! Bulalas niya bago sinubukang kumawala sa bisig ni Benjamin. Ngunit bago pa man niya yon magawa ay nagising na ito. Where are you going? Where do you think, ha? Sagot naman niya bago nagmamadaling pinulot ang mga damit niyang nakakalat sa sahig ng kwarto ni Benjamin. Bago siya tumakbo papasok ng banyo para doon magbihis. You're so screwed, Camila! Anong pumasok sa kukote mo? Ba't mo pinatulan ulit si Benjamin? Kastigo niya sa sarili habang nagmamadaling inayos ang sarili. Pagkalabas naman niya sa banyo ay nakita niyang nakabihis na rin si Benjamin at naghihintay sa kanya sa kama nito. Let's talk. Bungad nito, pero umiling na agad siya. Wala na tayong pag-uusapan, Benjamin. Uuwi na ako. Wala? Talaga ba, Camila? Nag-usap na tayo kagabi, diba? Well, clearly, I'm drunk. We're drunk. Kaya paano mo naisip na naiintindihan ko kung ano man ang pinag-usapan natin kagabi, ha? Hindi makapaniwalang napanganag naman si Benjamin sa sinabi niya. Pagkatapos na nangyari sa atin kagabi? Ano nga bang ibig sabihin ng nangyari kagabi? Di ba wala naman? Kaya isipin na lang natin na masyado tayong lasing kagabi. Kaya nakagawa tayo ng pagkakamali. Sagot naman niya bago ito tinalikuran para lumabas na ng kwarto nito. I wasn't drunk, Camila. And you're sober. Kaya paano naging pagkakamali ang pareho naman nating ginustong mangyari? I'm just sober, okay? Pero hindi ibig sabihin nun na nasa tamang pag-iisip na agad ako, Benjamin. Hindi ko nga matandaan kung anong nangyari kagabi. At mas gugustuhin ko pang isipin na pinagsamantalahan mo ako. Wika niya. Hindi naman nakasagot agad si Benjamin kaya nagsalita na lang ulit siya. See? So please, let's just forget that this ever happened. Tinalikuran niya ito pagkatapos noon at dire-diretso nang umalis sa condo nito. Sa totoo lang, tandaan niya lahat ng naging usapan nilang dalawa ni Benjamin kagabi. Ngunit takot siyang paniwalaan yun, kaya mas gugustuhin na lamang niya na magpanggap na walang alam. Mabilis namang lumipas ang mga araw at hindi na niya inisip ang nangyari sa kanilang dalawa ni Benjamin kahit ilang beses pa itong sumubok na kausapin siya.
sa opisina man o sa tuwing may hangout silang magkakaibigan. Laking pasasalamat din niya na hindi ito mapilit kaya hanggang ngayon ay wala pa ring nakakahalata sa ugnayan nilang dalawa. San tayo? Wika ni Lee nang sumapit ang kanilang lunch break. Sa kantina lang siguro. Ikaw ba? May gusto ka bang kainin na iba? Balik na tanong naman ni Lee sa kanya. Wala naman, pero parang gusto ko ng dim sum. Anya. Dim sum na naman. Kakakain lang natin ng ganun ng isang araw ah. Nagkibit balikat naman siya sa kaibigan. Nagka-crave pa rin ako ng dim sum eh. Kikrave-crave? Ano ka, buntis? Sita pa nito sa kanya. Alam naman niyang inaasar lamang siya ni Lee. Pero bigla na lamang kumabog ng malakas ang puso niya dahil sa sinabi nito. Gamit ang nanginginig niyang mga kamay ay mabilis niyang dinukot ang kanyang cellphone para i-check kung anong date na ngayon. At laking gulat na lamang niya nang makitang mahigit 2 linggo na siyang delayed. Shit! Bulalas niya. Gulat naman na napabaling sa kanya si Lee. Anong nangyari? Hindi niya alam kung dapat niya ba itong sabihin kay Lee. Pero minabuti na lamang niyang wag na. Imbis na nagpaalam na lamang siya dito na hindi na muna siya sasama mag-launch dahil may nakalimutan siyang gawin sa opisina. Nagtataka man, hinayaan na lamang siyang umalis ni Lee, lalo na't nahatak na ito ni Mabella. Pagkaalis naman ng mga ito ay madali siyang pumunta sa katabing pharmacy store ng opisina nila at bumili ng 5 pregnancy test kits. Pagkatapos noon ay mabilis siyang bumalik sa office nila para gamitin ang 2 sa mga yun. Oh my God! Bulalas niya nang makita ang 2 linya sa 2 kit. Nanginginig siya at umiiyak dahil libu-libong posibilidad na agad ang tumatakbo sa utak niya. Lalo na nang bigla na lamang bumukas ang pintuan ng banyo sa pantry. Doon kasi siya pumunta dahil alam niyang wala ang mga kasama niya. Ngunit nagkamali siya dahil nandun pa pala si Benjamin at ito pa ang nagbukas ng pinto ng banyo. Hindi naman halos makahinga si Benjamin sa nasaksihan niya nang pasukin niya ang banyo kung nasaan si Camila. Papunta na sana siya sa kantina, makita niya itong tumatakbo papasok sa kanilang pantry at dumiretso sa banyo. Ang balak niya sana ay hintayin ito sa labas. Ngunit nang marinig niyang humahagulgulito mula sa loob ay hindi na siya nagdalawang isip pa na pasukin ito. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong sa kanya ni Camila. Ngunit wala dito ang atensyon niya kundi sa 2 pregnancy test kits na nakalatag sa sink. Kinuha niya ang mga yun bago siya bumaling kay Camila. You're pregnant? Tanong niya. Umiling naman ito at inagawang hawak niyang pregnancy test kits. Hindi, kay Nicole yan. Kay Nicole? Bakit nasa sayo kung ganun? Pinatabi niya yan sa akin. Gusto niya kasing i-surprise si Carl kaya pinatago niya na muna sa akin. Paliwanag ni Camila, pero ayaw niyang maniwala. Kilalang kilala niya si Camila, dahilan para malaman niya kung kailan ito nagsisinungaling at kung kailan hindi. At sa nakikita niya ngayon, alam niyang nagsisinungaling ito. This is yours, Anya. Hindi nga sa akin yan, Benjamin. At bakit naman ako gagamit ng ganyan, ha? Really, ha? Di ba't mahigit 1 buwan na rin simula nang may mangyari sa atin? Taas kilay nitong sagot kay Camila. At base sa reaksyon nito, sigurado na siyang nagsisinungaling ito. This test kits is yours. And you're pregnant with my baby. Siguradong saad niya, pero umiling lang ulit si Camila. You're wrong, Benjamin. Hindi ako buntis. Talaga? Anya sabay kuha ng hindi pa nagagamit na test kits. Mag-test ka, para malaman natin. Bakit ko naman gagawin yan, ha? To prove me wrong, Camila. Sagot niya. Hindi nga ako buntis, Benjamin. Patunayan mo nga sa akin kung hindi, Camila. Kilala kita. Alam kong mga kilos mo kapag nagsisinungaling ka, kaya wag mo nang subukan pang ipilit yung sinasabi mo. Wala akong papatunayan sa'yo, Benjamin, kaya please lang, tingilan mo ako, layuan mo na ako. Halos matawa naman siya sa pinaghalong inis at frustration. Talaga lang ha? Gusto mo bang hintayin nating lumobo ang tiyan mo para mapatunayan natin kung talagang hindi ka nagsisinungaling, Camila? Pero panay pa din ang iling ni Camila. Hindi niya sabi ako buntis eh. Umalis ka na nga! You think you can get rid of me just because you're denying that you're pregnant with my baby? Nanliliit ang mga mata na sabi niya pa dito. Hindi nga sabi ako buntis, Benjamin. Ba't bang kulit mo? Natawa naman siya. Sige, ipilit mo pa, Camila.
Tingin mo ba hindi ko talaga gagawin ang sinabi ko? I will stay here until your stomach shows. Kung buntis nga ako, ano naman sa'yo yon ha? Putol ni Camila sa sasabihin sana niya. Nagsimula na rin itong umiyak dahilan para mababag ang loob niya dito. Humakbang siya papalapit dito at pinunasan ang mga luha nito habang tinatahan ito. Alam niyang hindi maganda sa buntis ang stress at pinapaiyak. Ayaw naman talaga niyang pasamain ang loob ni Camila. Gusto niya lang talagang malaman mismo dito ang pagbubuntis nito. Ano naman sa akin? Camila, this is a dream come true for me. Alam mong matagal ko nang pinangarap to. At kung maibabalik ko lang ang oras, hindi na ako mag-a-abroad at pinakasalan na lang agad kita. May 3 taong gulang na sana tayong anak ngayon. At baka may kapatid na siya. Bulong nito sa kanya. Umiling naman siya at pilit na nilalabanan ang paghawak sa kanya ni Benjamin. Ngunit kulang ang lakas niya para makawala sa mga bisig nito. Your checkmate, Camila. This baby is mine. And his or her mommy is mine too. Akin kayo pareho. Mariin niyang sabi bago siniil ng halik si Camila. Hindi naman na makahinga si Camila sa mga nangyari. Basta ang huling natatandaan na lamang niya ay nakita ni Benjamin ang test kit niya at pinilit na siya nitong umamin tungkol sa pagbubuntis niya. At nang mapaamin siya nito, eto na sila ngayon. Nasa OB guy niya at pinapacheck up ang lagay nilang mag-ina. So you're 6 weeks into pregnancy, Mrs. Del Castillo? Anunsyo ng OB sa kanila. Gusto sana niyang ikorek ang sinabi nito ngunit naunahan na siya ni Benjamin na magsalita. How are they, Doc? Healthy bang mag-ina ko? At ano pong mga kailangan niyang inumin at kainin? Pati na rin pong bawal sa kanya. Sunod-sunod na tanong ni Benjamin sa OB nila. Sinabi naman ng OB ang mga kailangan niya mula sa mga dapat at hindi niya dapat kainin. Vitamins na dapat niyang itake, schedule ng next check-ups niya, pati na rin ang mga activities na pwede nilang gawin dalawa ni Benjamin para masiguro na healthy silang mag-ina. At lahat ng yun ay isinulat ni Benjamin sa notes nito para daw walang makalimutan. Hindi naman niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Ngunit hindi pa rin maalis sa isip niya na mali ang ginagawa nila. At mas lalong mali kung ipagpapatuloy pa nila ito. Kaya naman na makauwi na sila sa kondo niya ay sinabihan niya si Benjamin na kailangan nilang pag-usapan ang sitwasyon nilang dalawa. I think we should discuss our setup. Simula niya. What setup? Lito naman na tanong ni Benjamin. Setup tungkol kay baby. Kung paano ang tamang co-parenting sa kanya. Paliwanag niya. Agad naman na kumunot ang noo ni Benjamin sa sagot niya. Co-parenting? Sino namang nagsabi na gagawin natin yan? Benjamin, there's no other setup here aside from us living in one roof and raising our child together, Camila. Kaya alisin mo na agad sa isip mo yung iniisip mo. Umiling naman siya. Hindi mo ako pwedeng pilitin sa bagay na hindi ko naman gusto, Benjamin. At hindi mo rin pwedeng ipilit sa akin yung gusto mo, Camila. Gusto mo mag-co-parenting? Para ano? Para pagkaitan ng anak natin ang buong pamilya? Ipagdadamot mo sa kanya ang lumaki ng hindi kasamang mommy at daddy niya sa isang bahay dahil lang ayaw mong buksan ang isip mo sa mga paliwanag ko? Kung hindi mo man naintindihan ang pinag-usapan natin nung gabi na may nangyari sa atin, pues uulitin ko, Camila. Hindi kita niloko kahit minsan. At yung nakita mo na may kalandian na ibang babae ay si Marco. Sa yun at hindi ako. At kayang-kaya kong patunayan sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Dagdag pa nito. Hindi naman niya mapigilang mapaiyak sa taas ng boses nito. Sa ilang taon kasi na naging magkasintahan sila ay hindi siya pinagtaasan ng boses ni Benjamin. Ni hindi nito sinabayan ang galit niya. At kung may nagawa man itong ikinasama ng loob niya ay mabilis itong nagsusori sa kanya. Kaya ang marinig ito ngayon na galit ay sadyang nakakasakit at takot para sa kanya. Napabuntong hininga naman si Benjamin bago lumapit sa kanya para punasan ang mga luha niya. Okay, I'm sorry baby, please. Let's make this work. Alam kong nasaktan kita dahil akala mo niloko kita. Pero pangako, wala akong ginawa na ikakasakit mo. Hindi ko makakayanan na gawin yun sa'yo. Pakiusap nito sa kanya. Hindi naman siya nakaalma pa nang yakapin pa siya nito habang tinatahan siya. I'm so sorry. I will make it up, okay?
Kung kinakailangan naligawan ulit kita, gagawin ko. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Dagdag pa nito. Hindi naman na siya umalma dahil alam niya na kahit anong pagtataboy ang gawin niya, hindi pa rin ito titigil sa ginagawa nito. Lalo pa ngayong buntis siya at alam niya rin na mas makakabuti para sa kanilang mag-ina ang presensya ni Benjamin. Kaya naman ang mga sumunod na mga araw ay isa-isa nilang ipinaalam sa pamilya nilang tungkol sa pagbubuntis niya. At tulad ng inaasahan nila, gulat ang mga ito nang malaman na buntis siya at si Benjamin ang ama. Naaalala niya pa ang gulat at tuwa sa mukha ng mommy ni Benjamin nang makita siya muli at maiyak pa ito nang sabihin nilang tungkol sa kalagayan niya. So, kailan ang kasal niyo kung ganun? Diyos ko, hindi ako makapaniwala na kayo rin talagang magkakatuluyan. Nalungkot pa naman ako nung naghiwalay kayo. Buti na lang at nahanap niyo ulit ang isa't isa. Mangiyak-ngiyak na sabi ng mommy ni Benjamin. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa kasal, mom. Saka na lang siguro kapag nakapanganak na si Camila. Sagot ni Benjamin sa ina. Napakatagal pa nun, anak! Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Camila, ha? Nakausap na po namin sila mama at papa, tita. Naiintindihan naman po nila na mas gusto ko po munang mag-focus sa kalusugan ni baby kaysa isipin ang tungkol sa kasal. Singit niya sa usapan ng mag-ina. Ganun ba? Pero magpapakasal naman kayo, hindi ba? Hindi na kayo maghihiwalay ulit, di ba? Tanong pa nito. Hindi naman niya malaman kung paano siya sasagot na napabaling na lamang siya kay Benjamin. Magpapakasal kami, mom. Don't worry. Aluni Benjamin sa ina. At kahit hindi man siya sang-ayon sa pagbibigay nito ng false hope sa ina, ay hindi na rin niya ito kinontra pa. Kung naging kabado na sila sa pagsasabi sa mga pamilya nila, doble naman ang nararamdaman niyang kaba nang ang mga kaibigan naman nila ang kailangan nilang sabihan ng tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa. At para naman hindi siya ma-pressure masyado, nagpasya sila ni Benjamin na siya nang magsasabi sa mga kaibigan nilang babae, habang ito naman ang sa mga lalaki nilang kaibigan. You're pregnant? At si Benjamin ang ama? Gulat na tanong ni Nicole at Danica sa kanya. 6 weeks. Kumpirma niya at napanganga naman ang dalawa dahil doon. How? I mean matagal na kayong break, diba? At saka may Monica na si Benjamin, Camila. Kaya paanong nangyaring nabuntis ka niya? Kastigo ni Danica sa kanya. We were drunk, Danica. Isang beses lang naman nangyari. At yung kay Monica, si Benjamin na lang yung tanungin niyo. Sagot niya. Kailan niya nangyari kung ganun? Si Nicole naman ang nagtanong. Nung nag-night out tayo. Nung kinuha ka niya sa dance floor? Tanong ulit ni Danica. Yes, that night. Tumatango na sagot niya. Dahilan para lalong mapanganga ang dalawa. He also explained what really happened in Australia. And apparently, I have mistaken someone else as him. Yung roommate niya pala yung nakita ko. Dagdag na paliwanag niya. Mahal mo pa ba si Benjamin, Camila? Tanong ni Danica. Marahan naman siyang tumango. Pero natatakot akong sumugal. Paano kung maisipan niyang gawing katotohanan ang maling nabintang ko sa kanya? What if gusto niya lang gumante dahil nasaktan ko siya ng sobra? Benjamin loves you, Camila. Alam naman nating lahat na ikaw pa rin ang mahal niya hanggang ngayon. Kahit pa din nalang niya si Monica. Wika ni Nicole. But he should not have brought Monica to us, Nicole. Alam na natin ngayon na mali tayo na inakala tungkol sa kanya. Pero bakit kailangan niya pang mandamay ng ibang tao? Well, that is something we need to clarify to him, Danica. Sa ngayon, huwag na muna tayong mag-isip ng kahit na ano hanggang hindi pa natin naririnig ang side ni Benjamin. Nagawa na natin yan noon kaya huwag na nating ulitin ulit. Sagot ni Nicole kay Danica. Pagkatapos ng sa dalaway sinabihan na rin niya si Lee at halos matawa siya sa reaksyon nito nang malaman na si Benjamin ang nakabuntis sa kanya at mag-ex pala sila nito. Seryoso ba yan? Tumango naman siya. Yes, Lee. Totoong totoo. Pwede mo rin tanungin si Benjamin para hindi ka na magduda. Lo, ang harot mo, Kami! Sabi naman nito at hindi pa niya napigilan pang matawa. Sira ulo ka talaga. Ani na lamang niya. Iniisip kung ano rin kaya ang magiging reaksyon ng mga kaopisina nila kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanila ni Benjamin. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala sina Patrick,
Lester at Carl sa binalita ni Benjamin sa mga ito. Paano raw nangyari na magkakaanak na silang dalawa ni Camila ngayong matagal na silang hiwalay? Paano si Monica niyan, pre? Di ba't girlfriend mo yun? Tanong ni Patrick. Kaibigan ko lang si Monica at alam niyang si Camila lang ang mahal ko. Sagot naman niya. Kung si Camila pa rin, ba't pinakilala mo pa sa amin si Monica? At totoo ba talaga na magkaibigan lang kayong dalawa? Baka naman ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Si Lester naman ang nagtanong. Kinakailangan ko lang ang tulong ni Monica noon para makapunta ako sa kasal ni Carl, Lester. So ginamit mo lang si Monica. Para ano? Tignan kung magsiselo si Camila. Si Carl naman ang kumastigo sa kanya. No, it's not like that. I just had to have Monica beside me para may magpaalala sa akin na tapos na kami ni Camila. Dahil kung wala si Monica dun, baka nagmakaawa na ako kay Camila na balikan niya ako ulit. Paliwanag niya. So anong plano mo ngayon? Tanong ni Patrick ulit. My plan is to follow whatever Camila's plan is. Hindi ko ipipilit ang gusto ko sa kanya. Lalo na ngayon na buntis siya. Sana lang ay suportahan niyo kami ni Camila. Sagot niya. Siyempre naman pre, alam mo naman na simula pa lang nung una ay suportado na namin kayo. Sagot naman ang mga ito. Salamat mga pre. Anya sa mga kaibigan. Naging mabilis naman ang mga araw para sa kanila na hindi na nila namalayang nasa 5 buwan na pinagbubuntis ni Camila ang kanilang anak. Ngunit hindi naging madali para sa kanilang dalawa ni Camila ang kanilang sitwasyon. Sobra kasi ang morning sickness ni Camila nung unang trimester nito, na halos hindi na ito makabangon pa sa higaan. Kinakailangan na tuloy nitong mag-resign sa trabaho kahit labag sa loob nito. At buti na lamang hindi naging madamot si Camila. Nang hilingin niya dito na sasamahan niya ito sa kondo nito, para kung sakaling may kailangan ito ay agad siyang makakatulong. Komportable ba? Tanong niya kay Camila pagkatapos niya itong lagyan ng unan sa likod. Tumango naman ito. Ayos na, pero nilalamig yung paa ko. Napatingin naman sa mga paa niya si Benjamin bago ito umalis para kuhanin siya ng medyas sa drawer nito. Is this better? Tanong ulit nito pagkatapos ang suotan nito ng medyas. Yes, thank you. Sabihin mo lang sa akin kung ano pang kailangan mo, okay? Nakangiting dili niya dito bago siya yumuko at patakan ng halik ito sa noo. I love you. Dagdag pa niya at ngiti lamang ang naging tugon ni Camila. Nang mga sumunod na araw naman ay maaga siyang gumayak dahil araw ng check-up ni Camila sa OB. At ngayon na nila malalaman ang kasarian ng anak nila. Halos hindi pa siya makatulog dahil sa sobrang excitement. Camila, wake up. Kailangan na nating maghanda para hindi tayo malate sa appointment natin sa OB. Gising niya pa dito. Pero imbis na gumising ay nagtakip pa ito ng kumot. Come on baby, bawi ka na lang ng tulog mamaya after check-up mo. Dagdag niya pa pero hindi pa rin siya pinansin ito, kaya wala na siyang choice kundi ang buhatin nito paalis ng kanilang kama. Hindi naman nagreklamo si Camila at sumiksik pa ito sa leeg niya. Antok pa ako. Bawi ka na lang ng tulog mamaya pag uwi. Sabi niya bago ito ibaba sa tapat ng kanilang bathroom sink. I will wash your face, okay? Paalam niya. Tumango naman si Camila habang nakapikit pa rin ito. Kumuha naman siya ng towel at binasayon para ipunas sa mukha nito. Pagkatapos nun, ay siya na rin ang nag-toothbrush dito. Breakfast. Anya, pagkatapos nila sa banyo. I want pancakes. Already prepared it, baby. Nakangiti naman niyang sagot dito at pinataka ng halik sa noo. Inaya na niya ito sa kanilang dining table para kumain. Pagkatapos naman nun, ay agad na din silang gumayak at umalis. Pagdating sa clinic ng OB nila, ay sila na agad yung sumalang at halos hindi na niya marinig ang sinabi ng OB sa lakas ng tibok ng puso niya. Oh, it's a boy! Anunsyo ng OB nila. A boy? Tanong ni Camila. Yes, it's a healthy baby boy. Congratulations, Mr. and Mrs. Del Castillo! Kumpirma ng OB. Hindi naman niya napigilan ang sarili. At napaiyak na siya habang hawak-hawak ng mahigpit ang kamay ni Camila. Thank you, baby. Thank you so much. Sabi niya pa kay Camila bago ito pinataka ng mabilis na halik sa labi. Thank you din. Sagot niya dito. Hindi niya inakala na kaya silang bigyan na nag-uumapaw na kasiyahan na tulad ng nararamdaman nila ngayon dahil lang sa nalaman na nila ang kasarian ng anak nila.
I love you, Camila. Kayo ng baby natin. Hindi naman niya alam kung paano sasagutin yun ngayon. Kung noon ay ngiti-ngiti lamang siya, ngayon ay may nagtutulak na sa kanya na sagutin na yun, ngunit hindi pa rin talaga niya nagawa. May parte pa rin kasi sa puso niya na takot umasa at maniwala kay Benjamin. Ngunit hindi naman niya isinasarado ang kahit anong posibilidad na pwede pa silang magkaayos muli. Sa ngayon, gusto na lamang muna niyang isipin ang tungkol sa kanilang anak at saka na ang sa kanilang dalawa. Ngunit tila masyadong mahirap panindigan ang gusto niyang mangyari. Lalo na't ilang araw na niyang napapansin na wala laging pang itaas na damit si Benjamin tuwing nasa bahay ito. Noon naman ay wala lang naman sa kanya yun. Ngunit tila ba iba na ang dating sa kanya nito ngayong araw. Wala itong pasok sa trabaho at maghapon lang sila na nasa kondo niya. At kahit anong gawin niya, ay hindi niya talaga mapigilan ang mapatitig sa katawan nito. Gusto niyang sisihin ang hormones niya, pero alam niya sa sarili niya na mas malaking porsyento ang pagnanasa na nararamdaman niya ay dahil talaga sa miss na niya si Benjamin at masyado lamang siyang maramot para aminin yun kahit sa sarili niya. What's wrong? Pag-aalalang tugon sa kanya ni Benjamin. Napailing naman siya at hirap na napalunok. Diyos mio, Camila. Magunos dili ka nga. Ang laki-laki na ng tiyan mo, nagagawa mo pa rin mag-isip ng kabastusan. Sermon niya sa sarili. What's wrong, Camila? Umiling naman siya. Sinusubukan na magsinungaling kahit hindi na niya halos maalis sa katawan ni Benjamin ang tingin niya. Wala. Mainit lang kasi. Mainit nga. Kaya nga nag-alis na ako ng pang-itaas eh. Nakangisi pa rin saad ni Benjamin. Ganun ba? Isagad mo kaya ang aircon? Sige, isasagad ko. Sunod nito sa utos niya. Pinanood niya ito habang kinokontrol nito ang remote ng kanilang aircon. There must be a problem. Come on, Camila. Ano ba yun? Why do you keep on staring at me, ha? Balik ulit sa kanya ni Benjamin. Gusto niya sana itong supalpalin ngunit bigo siya, lalo na't napadaing agad siya nang hawakan siya nito sa bewang. Benjamin? Yes, baby. Do you need my help? Sagot nito. Alam niyang nang-aasar ito pero hindi niya talaga magawang gumanti. I want... You want what, Camila? Please, imbis ay pakiusap niya pa. Kailangan mong sabihin sa akin kung anong gusto mo, Camila. Paano ko yun maibibigay kung hindi mo sa akin sasabihin? Pilit pa nito. Ngunit may limitasyon din ang kahihiyan na nararamdaman niya dahil hindi na niya kaya pang sagutin ang tanong nito sa kanya. Nagpanik naman agad si Benjamin na makita niyang umiiyak ito. Sorry, huwag ka nang umiyak. Suyo nito sa kanya habang pinupunasan ang mga luha niya. Pero hindi na niya kaya pang huminto kaya lalo naman siyang naiiyak. Natigil lamang siya nang patakan siya ng halik ni Benjamin sa labi. You want this? Tanong ni Benjamin habang paulit-ulit siyang pinapatakan ng halik sa labi. Kagat labi naman siyang tumango. How about this? Dagdag pa nito bago siya siniil ng mas malalim na halik. Napakapit naman siya sa braso nito. Dahilan para pareho silang mapadaing ni Benjamin dahil sa init na hatid ng haplos na yon sa katawan nila pareho. Gusto mo sa kwarto tayo? Tanong ulit ni Benjamin. Pareha silang naghahabol ng hininga. Ngunit bitin pa rin sa halika nila. Tumango naman ulit siya. Please? Of course, baby. Sagot ni Benjamin tapos ay walang kahirap-hirap siyang binuhat nito papasok sa kwarto nila. Bench? Tawag niya sa binata. Katatapos lang nilang gawin yun at nakahiga na sila. Nakayakap si Benjamin sa kanya at habang panay ang patak ng halik nito sa kanyang noo. Napabangon naman agad si Benjamin at kahit madilim dahil patay ang kanilang ilaw, ay alam niyang baka sa mukha nitong pag-aalala. Bakit? May problema ba? Wala, Benjamin. Kumalma ka muna. Natatawa naman niyang sagot. Rinig naman niya ang buntong hininga nito sa tabi niya bago nito inabot ang tiyan niya. Akala ko naglilikot na naman tong makulit na to eh. Tulog na siya, sagot niya at ipinatong ang kamay niya sa kamay ni Benjamin. Kung ganun, ba't mo ako tinawag? May gusto ka bang kainin? O kailangan mo magbanyo? Hindi, Benjamin. Wala akong kailangan, okay? May gusto lang akong sabihin. Ano yun? Nagtataka na tanong naman ni Benjamin sa kanya. Umiti siya kahit hindi naman siya nito makikita at inabot ang pisngi ni Benjamin. Gusto ko lang sabihin
na na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa amin ni Baby. At gusto ko ring humingi ng tawad sa mga pangit na bagay at salitang nagawa ko't nasabi sa'yo. Masyado akong nadala ng galit ko at takot ko na hindi ko na naisip pa ang nararamdaman mo. It's okay, Baby. Let's just forget whatever happened in the past. Singit naman ni Benjamin. Umiling naman siya at hinaplos ang panga nito. No, Benjamin. Kailangan nating pag-usapan to. Gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko ang lahat ng masasakit na bagay na nagawa ko sa'yo. You don't need to, Camila. But I have to, Benjamin. Nagsisisi ako na mas pinili kong magpadala sa takot kaysa makinig sa mga paliwanag mo. I'm sorry, Baby. Sabi niya pa. Camila. I love you, Benjamin. I'm sorry. I caused you pain. Nagulat naman siya nang bigla na lang sumubsob si Benjamin sa liig niya. Ramdam niya ang pagtulo ng mainit na luha nito sa kanyang liig, kasabay ng panginginig ng katawan nito dahil sa pag-iyak. Mahal na mahal kita, Camila. Mahal din kita. Kami ng baby natin, Benjamin. Mahal na mahal ka namin. Lalo namang umiyak si Benjamin dahil doon. Alam niya ang lahat ng sakit at hirap nito para lang magkaayos sila, kaya hindi niya ito masisisi. Ang sakit ng puso ko. Bulong ni Benjamin sa kanya. Ha? Bakit? Sandali, tatawag ako ng ambulansya. No need, Baby. I'm just happy it hurts. Pigil sa kanya ni Benjamin. Bakit naman sasakit ang puso mo kung masaya ka naman pala? Because I thought na imposible nang mangyari to. Akala ko habang buhay na lang ako maghihintay na balikan mo. Nasaktan naman siya sa narinig. I'm sorry. I made you think of that. It's okay now. I don't mind. Sagot naman ni Benjamin sa kanya bago ito bumangon. Umilaw ang cellphone nito dahil sa tawag. Dahilan para magkaroon ng maliit na liwanag sa kwarto nila at makita niyang itsura nito. Baka importante yan, sabi niya kay Benjamin kahit namamangha siya sa itsura nito ngayon. Gwapo pa rin ito kahit sabog ang mukha sa pag-iyak. I wish our son would look like you, dagdag niya pa. I want him to look like a male version of you, Baby. Protesta naman agad ni Benjamin. Hindi pa rin pinapansin ang tumutunog na cellphone nito. No, I want him to get all your features. You're such a good sight, and it would be a fascinating to see too of his face. Anya at muling inabot ang mukha ni Benjamin. Napanganga naman si Benjamin sa sinabi niya na wala itong ibang nasabi kundi, I love you so much, Baby. I cannot wait to marry you finally. Siya naman ang nagulat sa pagkakataon na yun. You want to marry me? Oo naman. Noon pa. Bago pa ako umalis papuntang Australia. At nung bago ka makipag-iwalay sa akin, ay plano ko nang mag-propose. Hindi lang sana pakailamero si Marco. Baka matagal na tayong kasal. At baka may mga anak na tayo ngayon. I love you, Benjamin. I am so in love with you. Umiiyak na sabi na lamang niya. I am in love with you too. Sagot naman ni Benjamin bago siya siniil ng halik na malugod naman niyang ginantihan. Nang gabing yun, tuluyan ng natuldukan ang naging problema nilang dalawa ni Benjamin. Ipinangako nila sa isa't isa na kung magkakaroon man ulit sila ng problema sa hinaharap, ay pipiliin nilang pag-usapan yun. Palagi na nilang pipiliin na ipanalo ang relasyon nila kesa ang sirain yun ng basta na lamang. Oh my God! Bulalas ni Camila nang makitang humakbang ng isang anak niya. Anong nangyari? Mabilis na sulpot naman ni Benjamin mula sa kusina. Naglalakad na si... Oh look! Anya sabay turo sa humahakbang na anak. Nagkatingin na naman silang dalawa ni Benjamin. Hindi makapaniwala na marunong na maglakad ang isang taon nilang anak. Our baby started walking already, Daddy! Wika niya kay Benjamin. Mangiyak-iyak naman na lumapit si Benjamin sa kanilang mag-ina. Don't grow fast, Elijah. Hindi pa ready si na mommy at daddy. Anito sa kanyang anak. Halos magdadalawang taon na rin simula nang ipinanganak niyang anak nilang si Elijah. At ilang buwan na rin ang makalipas simula nang maikasal silang dalawa ni Benjamin. At simula noon, halos wala nang paglagyan ng kasiyahan sa kanyang dibdib. Well, meron pa naman tayong isang papalakihin, Benjamin. Bulong niya sabay kuha sa kamay ng asawa at inilagay niya yun sa kanyang tiyan. You just have to wait for 7 months for now to see it. Dagdag pa niya.
You're pregnant? Gulat na tanong ni Benjamin. Tumango naman siya. Yes, baby. We have our baby number 2 coming in 7 months. Oh, thank God, baby. Bulong ni Benjamin sa kanya habang yakap-yakap siya. At sa lahat ng mga natutunan ni Camila sa bawat pagsubok na pinagdaanan niya, may mga bagay siya na higit na isa sa puso mula ngayon hanggang sa dulo ng buhay niya. At una sa mga yon ay ang matutong umunawa at makinig, dahil gamit ang dalawang bagay na ito ay maraming bagay na pwedeng masolusyonan kung marunong lamang tayong makipag-communicate ng tama at maayos. Natutunan niya rin ang matutong sumugal kahit gaano man nakakatakot isipin ang magiging kinalalabasan ng kahit anong pagkakataon. Dahil sa realidad, walang nananalo sa hindi sumusubok. At hindi mo rin masabi na may natutunan ka sa buhay kung wala ka namang ginawa. At pangatlo, sa maraming bagay na natutunan niya, ay ang patuloy na magmahal ng hindi natatakot. Lalo na kung alam mo namang masusuklian ng tama ang pagmamahal na binibigay mo. Sa panahon ngayon ay tila laro na lamang ang pag-ibig. Piliin nating maging iba. Piliin nating maging isang tao na binibigyan ng halaga ang taong mahal natin at ang nararamdaman nila para sa atin. Dahil ang mahalin ka ng isang tao ay isang privilege na hindi mo basta-basta makukuha kahit kanino. Ang mga bagay na yun din ang gusto ni Camila na ituro sa magiging anak nila ni Benjamin. Gusto niyang matutunan nito kung paano makipag-communicate ng maayos sa kapwa nito. Kung paano sumubok na mga bagay na tingin niya ay makakatulong sa kanya na maging mabuting tao. At higit sa lahat ay kung paano magmahal ng tama. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating kwento ngayong araw. Huwag po kayong magsasawang abangan ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.